Opo, kahit paano po, ayan, nakabawas tayo ng utang. So, yun na natutuwa ako, yung aking payslip, although the same pa rin siya, may natanggal po ako na mga na utang. So, yun, yung may hinuhulugan kasi ako pag start last year, mga January ata yun. So, hanggang June, hinulugan ko po yun. So, natapos, so, hindi ko na po siya nirenew. So, natutuwa po ako. At kahit paano, ayan, wala po tayong ano yung mga hinuhulugan and na alam niyo na yung may mga mahilig kumuha kukuha tayo ng hulugan, yung ating credit card yan, wala pong guys, welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malacay po. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang heart, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So, ayan, welcome 2024 po. So, ayan, ating 2023, ayun, tayo ay ayan, maraming mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating buhay dahil ayan, naitawid natin yung ating 2023. Marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan, maraming mga problema na tayo ay na nangyari sa ating buhay. Pero, ayan, patuloy pa rin tayo na narito. So, syempre, ayun na, kahit paano, ayan, kahit may mga problema, suliranin tayo sa buhay at nandyan pa rin yung patuloy pa rin yung mga blessing na dumadating sa ating buhay. So syempre may mga suliranin sa mga ano, sa mga relasyon sa pamilya, may mga suliranin sa kalusugan nitong nakaraang 2023, mga problemang financial at mga pinagdaraan ng mga ano, yung mga pagsubok sa buhay. So, alam nyo guys, ayan, ang dami nating mga pangyayari nitong nakaraang 2023. Siyempre, ayan, isa sa pinagpapasalamat ko talaga ng nakaraang 2023 is yung mayroong mabuting kalusugan yung aking pamilya. So, ayan, kayamanan yun yung pagkakaroon ng malusog na pangatawan. So, ayan, sa aking pamilya. And especially, ang ating pagpapasalamat, syempre yung araw-araw tayong nagigising. So yun, syempre gigising tayo, ayan, at patuloy na tayo ayun magtatrabaho, parang routine yung ating buhay. Pero ayan, masaya tayo kahit na ganoon yung ating araw-araw na ginagawa. Mga bago pa lang po dito sa aking channel, ako po isang simpleng may bahay, ayan, isang working nanay. So yun, mayroon po akong apat na anak. So napaka thankful ko po dahil ayun, nakakaraos tayo sa araw-araw. So syempre, sa mga sumusubaybay po sa aking channel, ang aking channel po is yun, sa ngayon, before kasi cooking po ako, cooking. Kaso ngayon aking anak na, ayan, yung aking anak na 14 years old, siya na po kasi nagluluto, kaya medyo nawala yung mga pagluluto do sa akin channel. Pero talaga po yung aking Lynn Malacay, yan, Simplify Happiness. So yun, nagsimula po talaga yan sa mga budget tips. So yan, so yun na lang po yung tinuloy ko. Ayan, yung aking mga experience lamang po ang sinishare dito. Siyempre yung ating mga buhay pananalapi ng 2023, ayan, kamusta naman po. So yun, siyempre yun, isa sa mga nagiging goal ko last year is yung magbawas ng utang. So gusto ko mabawasan yung utang ko, although may utang pa rin po kasi talagang natural yun sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino ang merong utang. Opo, kahit paano po, ayan, nakabawas tayo ng utang. So yun na natutuwa ako, yung aking payslip, although the same pa rin siya, may natanggal po ako na mga na utang. So yun, yung may hinuhulugan kasi ako pag start last year, mga January ata yun. So hanggang June, hinulugan ko po yun. So natapos, so hindi ko na po siya nirenew. So natutuwa po ako. At kahit paano, ayan, wala po tayong ano yung mga hinuhulugan and na alam niyo na yung may mga mahilig kumuha kukuha tayo ng hulugan, yung ating credit card yan, wala po akong
binabayaran ngayon. So talagang nagpigil po ako nitong December nito, nagpigil po ako na gamitin muna siya kasi nga gusto ko pag pasok ng 2024 isa 'yun. Although may utang tayo sa ating payslip, gusto ko kahit paano talagang totally na nabawasan yung ating utang. So yung ating financial goal sa buhay, although hindi naman siyempre, alam niyo naman sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino na kagaya ko po, yun, siyempre yung aking income, yung pumasok po sa akin na pera, is yung ito yung aking trabaho. So pagtatrabaho naging mindset ko nung pagpasok ng 2023, kailangan mabawasan yung aking utang. So yun, kasi ang pag-utang naman is a part of ng ano yan talaga, ng isang ordinaryong pamilya na magkaroon ng utang. So walang masamang mangutang, basta iyan nababayaran ng tama, at yung kagaya nga sinasabi ko na good loan and the bad loan, so dapat ito ay hindi nagbibigay sa atin ng bigat ang ating inutang, bagkos ito ay nagbibigay gaan sa atin. So yun, dapat ang ating thinking is positive. So kapag kasi alam nyo, although tayo positive, meron mga tao sa ating paligid na negative. Yung alam mo ba yung hindi ka na nga sinusuport tahan, tapos puro ganyan pa sa iyo. Yung mga ganun, wag nating pansinin. So dapat ang ating thinking is ayun, positive dapat. So maging maganda yung ating pag-iisip sa mga bagay-bagay. Anything na ating ginagawa, anything na about sa ating family, yung sa ikauunlad ng ating sarili, ikauunlad ng ating pamilya, yung doon tayo sa lalago yung ating ating sarili, yung ating kabuhayan. So alam nyo guys, syempre dapat ang ating araw isinisimula natin ng yung maganda yung ano natin sa buhay. So syempre yung prayers, a lot of prayers, prayer na ano talaga, dapat laging mo sinasabi, stay connected talaga tayo doon sa tunay na nagbibigay ng blessing. So yun, nung pagpasok kasi ng 2023, sabi ko, kung loan ko na to, tatapusin ko to talaga, hindi ko na i-renew uli. So yun, so thankful naman po ako at hindi ko siya na-renew kasi medyo na ano siya, naging mabigat siya sa akin kasi nga nabawasan yung aking yung inuwi, maliit na nga yung ating sahod na lumis, lalo pang lumiit. Ngayon dapat itong 2024 i-welcome natin na mas maging masagana yung ating buhay. So yan, itong December. So yan, December. Ayan na, alam nyo, medyo nangangati yung aking palad. So, may mga gusto ako na namang bili na yan, napag-isipan natin. So talaga nagpigil tayo. Kasi nga, gusto ko pagbungad ng January, maganda. Maganda yung ating yung kahit paano, although hindi naman maraming pera, pero meron tayong talaga, kumbaga, naitabi para sa ating sa ating family, sa ating pangangailangan. Kasi alam nyo, yung pag-iipon naman, ang pagsisave naman, hindi naman iyan palakiha, padamihan. Ang importante kasi, alam nyo guys, napakahirap. Talaga naranasan ko talaga yung talagang walang-wala talaga. Wala kang malapitan, wala kang Doon pala, doon ma-realize talaga. Kaya ka pala nilalagay doon sa ganoong sitwasyon ng buhay mo. Sabi nga nila, kumbaga yun, matututo ka doon matututo ka. Mag-grow ka bilang bilang isang isang tao. So mahirap talaga. Kaya yun nga ang sinasabi na kahit na halimbawa lalaki ang sahod mo, so parang wala pa, ulit-ulit pa rin yung cycle ng iyong financial life. So yun pala, dapat matuto talaga. Kasi pag hindi talaga natin na pinagpahalagahan yung ating perang pinagpawisan, pinagpaguran, pinagpuyatan yan. Kasi nagna-night duty po ako sa edad ko na 53 years old. So ayan, hi sa ating mga kaedad dyan na nagna-night duty pa rin. So alam nyo, marirealize mo na talagang kumbaga yung sakripisyo mo yung puyat mo sa trabaho, tapos mamimishandle mo yung pera mo. So
mahirap talaga. So thankful ako at kahit paano yun nagkaroon tayo ng minulat yung ating isipan yan sa kamulatan sa buhay pananalapi. So hindi yung pag-ano mapera kang meron nga mga mapipera pero wala din. So alam mo yung hindi naman forket nag-ano ka ng financial mapera na or maraming ano guys. So hindi ganoon yun eh. Kumbaga yung peaceful yung life mo na kahit paano yun mga ilangan ka, hindi ka agad yung tatakbuhin may pangungutang kahit paano yun yung perang pinagpapaguran mo isa talagang nakikita mo na sa family talaga. Family is the talaga priority mo. And kung mayroong mga pangit na pangyayari sa ating mga pinansyal na buhay nitong nakaraang 2023, ayan, sikapin natin, tignan natin, isip-isipin natin, imuni-muni natin kung ano yung ating mga mapupulot na aral doon. So, ayan, kagaya nga na sinabi ko na gusto ko nga matapos yung aking isang loan na yun. Pagbungad kasi ng 2023, meron eh. So, sabi ko, tatapusin ko to. So, tignan natin kung ano yung matututuhan natin doon sa mga, buhay pananalapi nung nakaraang 2023 na dapat yun ngayong pagpasok ng 2024 mas kumonti pa yung ating utang. So yun yung maging yung pasok ng blessing sa atin isa magamit natin talaga ng tama. So yun, so ano man yung mga pagsubok na inyong dinadaanan na yan, sigurado yan ngayong 2024 yan magiging maunlad maano ang ating financial lives. Of course syempre, above all, dapat yung good health and then yung mag-stay connected tayo sa totoong nagbibigay ng pagpapala sa atin. Sinasabi na life is not perfect pero it's beautiful, sobrang ganda ng buhay, masaya. So yun yung ating yun nga dapat yung ating mindset is maganda. So para maging maganda yung ating 2024, so yun i-welcome natin tong 2024 na to. Yan, i-claim na natin na ito ay magiging isang maunlad, masaganang taon para sa ating lahat. So yan again guys, ang mga sinishare ko dito sa aking video is ayon lamang po sa aking mga experience bilang isang nanay, bilang isang ordinaryong empleyado. So ayan, thank you for watching, and if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit third button for the notification of my upcoming video. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Thank you.